Guys, good evening at isang mapagpalang gabi sa ating lahat. And again, welcome back to my channel. So sa gabing ito guys, ipapakita ko po sa inyo yung ating new innovation about dito sa ating DIY kalan. So meron po tayong bagong design. Kung tawagin ito ay regulated oil supply. Kung natatandaan nyo guys, yung nauna kong video na about sa oil autofill. So, ito po yung yung continuation niya. So, nag-additional po tayo ng parts para mas epektibo. Para maging 100% po siya. Kasi, yung nauna, so, may kulang pa po yan. So, ito na po siya. So ngayon, ite-testing natin guys kung epektibo nga itong ating bagong design. Yan po guys, yung ating kalan. So itong kalan na to, madalas ko na po itong ina-upload. Pero wala pa akong bagong gawa na kalan kasi wala pa akong mga materyales. Kaya ito muna yung kinakabitan ko. So kumbaga, itong kalan na to, nasa pa to, under experiment po ito. So sabi ko nga pag na-perfect ko na itong aking regulated oil supply, so ipipix ko na po siya. So ipapakita ko muna guys yung ating kalan, kung ano yung mga nilagyan natin. So yan po guys, so yan po yung ating bagong design. So simple lang po yan. So, walang masyadong gastos. Yan. Yung burner natin, wala pang laman yan. So, ngayon, ang lalagay natin muna dyan, diesel, para madaling mag-apoy. Ngayon, pag malakas na yung apoy niya, tsaka na natin may open tong ating ball valve. Kasi itong tanke na to, may laman na po siyang oil. Yan po guys. So okay, huwag na natin patagalin. Start na tayo. Ito guys, diesel muna ang ating ilalagay. Lang po. Yung tissue ko gamit na. Nabusan ako ng tissue. Yan, pag malakas na yung kanyang apoy, i-open na natin itong ball valve para yung langis na yung kanyang para yung langis umagos na doon sa ating chamber, at yun na yung magsisilbing apoy niya. Shout out nga pala kay SDB, then kay Kaisin Vlog, Frank Kinapay. Masipag pong mag-message sa akin yan. And sa lahat ng mga gumagawa ng kalan, shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin sa dami nyo, kaya nilalahat ko na yung mga gumagawa ng kalan. Shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe my channel. Thank you. Kailangan po uminit muna yung yung burner, para pag nilagyan natin ng langis,
Tuloy-tuloy na siya. Kasi kung langis yung paapoy ang kaagad natin, medyo matagal. Hindi tulad ng diesel. Ayan o. Lakas yung apoy. Ito yung mga parts na dinagdag natin. Itong tubo na to, itong post na to. Ayan. Yung ball valve, ganun pa rin. So, obserbahan natin kung talagang mareregulate yung kanyang oil. Tsaka kung autofill nga siya. Okay, papuyan natin. Sorry. Hangin lang pala. Tingnan natin kung hindi na mamatay yung kanyang apoy. Namatay. Pa, lamig pa. Hindi na siya mamatay. Hintay lang muna natin. Medyo ano na, medyo nagbublo na siya.
try na natin buksan yung ating ball valve. Okay, guys. Buksan na natin 'to. Ayan, sagad lang siya. So, ayan po. Bali matagas na po yung kanyang langis papunta ron doon sa burner. So ayan po siya. So subukan natin kung hindi siya mag overflow. Ayun, ay konting ano, konting tubig. Putok-putok, may konting tubig yung ating ano, langis. Ayan po guys, na-open na natin yung ball valve. So ibig sabihin may dumadaloy ng ano, oil doon sa ating chamber, sa ating burner. So guys, obserba natin kung hindi siya mag overflow yung kanyang oil. Kung talagang regulated nga siya. Tubig yung ano, langis. Kaya yan, no? Pumuputok-putok siya, parang nagpiprito. Guys, kung hindi na siya pumapaw yung oil niya, hindi siya mag-overflow, ibig sabihin, nare-regulate yung kanyang oil dito sa burner. Pero kapag may tumagas dyan, ibig sabihin, hindi pa siya regulated. Kaya malalaman natin ngayon kung talagang gumagana nga siya itong ating bagong design. So kapag hindi na siya umapaw, hindi siya nag-overflow yung langis niya, i-fix na natin to. So ito na po yung ano, tinatawag nating regulated oil supply with autofill. Yan po yung tawag natin dito. Kaya obserbahan natin po ito kung talagang gumagana nga siya. Thank you.
subukan natin guys, lagyan itong ano, itong ginawa ko na galing to sa ano, sa burner ng LPG. Ito, tinabas ko yung gitna niya, then ito lang yung tinira ko. Gumagamit din ito, ano, gumagamit din sila Jay Jolly nito at saka si Boy Bakal pati si Mixwalk, gumagamit din ito. So actually ano, hindi naman ako ng gaya kasi matagal na po itong ano, ginawa ko, kaya lang hindi ko naman ina-upload kasi kailangan naman akong pagkakabitan. Saka yun nga, ginagawa ko pa itong ating regulated oil supply. So hindi muna ako nagkabit nito. So ngayon, tatry ko. Yeah. Ipasok ko na akong slice. Inis natin, may tubig. Ayan o. Ito, maglalagay tayo ng ano. Subukan din natin. Lalagay tayo ng natawagin to. Heat conduction plate. Protection din to sa ano. Sa overflowing. Maingay yung manok natin. Ito po, try natin ano, lagyan ito kung ano magiging result ng ganyan apoy niya. Kaya lang masyadong mababa. Ito po, nabili ko to sa online sa Lazada. So napagandang gamitin kasi talagang safe na safe yung ganyang ano eh, kalan eh. Kahit na umahapaw yung ano, umahapaw yung tubig, hindi siya pumapasok doon sa ano, sa burner. Ito po siya. So lumulusot din yung ano, yung apoy niya doon sa mga butas. Siguro kung ano, kung maliit lang siya, kaya siguro maganda yung kanyang ano, labas ng apoy. Ayan po siya. Halimbawa yung mga niluluto natin umaapaw, pwede maglagay tayo nito. Ngayon kung hindi naman, ipiprito ka lang naman, o kung yung mga dry na mga niluluto, kahit di na ito gamitin. Yan po siya. So papakulor tayo ng tubig. Guys, papakulor tayo ng tubig. Ngayon talaga may tubig yung ating ano, oil. Thank you.
Tingnan natin ang apoy, ah. Maganda rin. Maganda rin. Ayan. Masalang tayo na. At ako rin. May lamang tubig. Then rasa natin kung ilang minutes bago sa kumulo para alam natin kung nare-regulate niya yung ano, nare-regulate yung kanyang oil, kasi wala tayong ano, wala tayong gagalawin doon sa ano, doon sa ball valve, wala tayong gagalawin dyan. Wala pong katang video na to para malaman nyo na wala tayong ginagalaw doon, para malaman nyo kung talagang continuous yung kanyang apoy kahit na hindi ginagalaw doon. So orasan natin yung ano, yung ating pinapakulo para malaman natin na hindi tayo nagdadagdag ng ano, ng oil. Ayan. So ibig sabihin continuous po siya. So nag-start po tayo 10:33. Wala po nga lang. Wala po. Hindi makita. 10:34 na, pero nag-start siya na, nag-start tayo na maglagay ng ano, takore na may tubig. 10:33. So tingnan natin kung ilang minutes siya bago kumulo, na wala tayong ginagalaw doon sa ating ano, ball valve. So kung hindi siya umapaw, hindi umapaw yung kanyang langis at tuloy-tuloy pa rin yung kanyang apoy, ibig sabihin regulated na po siya. So yan na po yung pinaka the best dyan. So pwede na natin tanggalin yung tinatawag na ano, na patak-patak system. So malabo po, pero basta nag-start tayo 10:33. So malabo pag ganito eh. Ayan, malabo yung ating ano, cellphone. So 10:33. Nag-start tayo. Tingnan natin kung ilang minutes siya kumulo na wala tayong ginagalaw doon. So okay po. Siya guys, oh, tuloy-tuloy ang kanyang apoy. So guys, walang problema yan. Hindi pa po umahapaw yung ano, yung tubig. Ang problema lang, yung ating langis ay tubig. Kaya ganyan po siya. Pero hindi po yan galing dito. So walang problema po yan. Ito guys, oh, wala tayong ano, wala tayong ginagalaw dito sa ating ano,
yung sa ating ball valve. Wala po tayong ina-adjust dyan. Pero yung apoy niya, ayan o, continuous pa rin. So ayan o, malakas pa rin. Ibig sabihin yung ano niya, yung langis niya, nag-auto-fill siya habang umaapoy po. Alam niyo guys, itong ano, itong ating ano, dinedemo ngayon. May mixing ano, may maikling kwento po ako diyan about dito. Sa totoo lang guys, parang munti ko na po itong iwanan. Kasi po, kaya nga po matagal ako bago nakapag-upload kasi pinag-aaralan ko po ito. Kaya lang talaga, ang hirap. Napakasimple po. Pero, ang hirap kung paano gawin. Kung paano tayo makakapag-regulate ng oil na sa simpleng paraan lang po. Kaya nung hindi ko talaga maisip kung ano talaga yung aking gagawin, parang kinahinaan ako ng loob. Kaya sabi ko, iwanan ko na to. Ngayon nung pagsundo ko sa asawa ko habang nag-tricycle ako, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng karagdagang kaalaman about dito sa aking ginagawang eksperimento. Kasi gustong gusto ko pong ma-improve po itong ating ano, itong aking ginagawa. So ilang seconds lang po, mga guys, ilang seconds lang. Biglang may pumasok sa isipan ko na parang sinabi ni God na eto gawin mo para magawa mo yung ginagawa mo. So ngayon, nung naisip ko na yon, nung pagbalik ko sa bahay, nung pagdating ko, kinuha ko ulit yung ginagawa ko. Pero guys, yung ginagawa ko, yung ginagawa kong sample, yung ano, yung plastic bottle lang po. Hindi dito. Sa plastic bottle lang po ako gumagawa ng eksperimento kung paano ko po siya pagganahin. Yun nga, nung may biglang naisip ako na sabi ko siguro sign na po yun na ibinigay ni Lord sa akin. Yun ang ginawa ko po. At sa awa ng Diyos talaga, success na gawa ko po. So, eto na po siya. Kaya, thank you Lord. Thank you God. Kasi, nang dahil sa iyo, hindi ko po ito nagawa. Siguro, sinabi ni Lord na, sige, bigyan kita ng karagdagang kaalaman, pero i-share mo siya. I-share mo ito sa iba. So, ito guys, tulad ng sinabi ko noon, na kung anong meron akong alam dito, so i-share ko talaga. So, lalo pa, ngayong nagawa ko na po ito. So, talagang i-share ko na po ito sa inyo. So, ngayon, wala pa tayong tutorial nito kasi hahaba itong ating video. So, next video ko siguro, gagawa ko ng tutorial about dito. Para yung ayaw na doon sa patak-patak system, so pwede yun na po itong gayahin. Yun po guys, yun po yung aking gusto ko magagawa ko ng ganito para kung okay nga, so magawa din ng iba, so para ma-improve natin yung ating mga DIY kalan. So ako po, hindi naman po ako gumagawa ng marami para ibenta. So ang ginagawa ko lang po,
ika nga, pag-aralan kung ano yung mga nakakagaan para dito sa ating DIY ka lang. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at binigyan ako ng konting idea para dito. So dahil binigyan niya ako ng idea, ng kaalaman, ng bagong kaalaman, so i-share ko din po sa inyo. Yan po guys. So yan po yung ating kwento. Maiksing kwento pero parang ano eh, parang bumagsak na ako nun nung hindi ko talaga magawa-gawa eh. So ngayon, tuwang-tuwa ako nung nagawa ko na. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos. Kaya talaga sabi ko na, walang imposible sa Diyos. Mag-pray ka lang, humingi ka lang sa Kanya ng nararapat na ibibigay sa iyo, bibigay din sa iyo. So, yun po. Kaya huwag natin kalimutan mag-pray kung ano man ang gusto natin. Hingin natin sa Kanya. Kasi kung para sa atin, ibibigay yon ni Lord sa atin. Ayan oh. Taas pa rin ang apoy niya. So hindi nagbabago. So, hindi po siya nagbabago. Ibig sabihin yung kanyang ano, oil, tuloy-tuloy. Kanga autofill. So wala po tayong nakikitang tagas dyan na langis para masabi natin nag-overflow yung langis, wala po. So malinis po siya. So yan po, wala po siyang ano, wala po siyang tagas. So yan po, malinis po siya. Yan po yung ating bagong tuklas na binigay ni Lord sa akin, sa atin. Kasi sabi niya siguro bibigyan kita ng kaalaman at dapat i-share mo. So eto na po yun, sinai-share ko na po sa inyo. Kasi ang kaalaman ng tao ay nanggagaling sa Diyos. Tayo lang ang instrumento. Yan po. Yan po ang katotohanan. Pasensya na po kasi yung tubig ng yung langis natin may tubig. Kaya yun no. Maano siya. Pero hindi pa siya ano. Ayan. Hindi pa siya ano, umaapaw yung tubig. Kaya lang yung langis natin may halong tubig. Nagulo na rin siya. Ito nga palang ano, lower. Ito lang po yung gumagana niya. Ito po, kahit hindi na, okay lang. Ito. Kasi ano to, dual to, kasi dalawa po yung nozzle niya. Pero kahit isa lang ang gumagana, okay lang. Pwedeng dalawa, pwedeng isa. Pero ito, pinatay ko yung isa. Ito lang yung gumagana. Ano ko lang to? Arte ko lang to. Kaya huwag kayong magtanong kung bakit dalawa yung blower natin. Arte ko lang to. Kumbaga parang reserva ko lang. Pero may function din siya doon. Kaso kahit na hindi mo na gamitin, okay lang.
Oh guys ha, wala tayong ano, wala tayong ginagalaw doon sa ating ano, ball valve. So tuloy-tuloy pa rin yung kanyang ano, langis tsaka yung kanyang apoy. So ayan po, kumukulo na siya. So update tayo sa time. So ayan po, nasa ano na po, 10:48. Ayan, kumukulo na po siya. 10:48. So ibig sabihin kanina 10:33. So 10:48 ngayon. So halos nasa 15 minutes po na kumulo siya. Ayan po, kumulo na po siya. Nasa 15 minutes po siya kumulo. Ayan o, marami din ang tubig na laman yan o. Ayan po. Kaya lang hindi siya apaw kasi ano, konti lang yung hindi ano, hindi siya punong, hindi siya punong-puno. Ayan po. So bali 15 minutes po siya na kumulo. So continuous po yung ating ano, continuous po yung ating oil, yung ano, apoy din yung oil niya. So ngayon lagyan natin ng itong heat conduction plate. Tapos try naman natin na ayan o. So try naman natin na ano, na tapawin. So yan. Ngayon di siya apaw dito kasi yung tubig niya hanggang dito lang po. So ang gagawin natin, bubusan na lang natin ng tubig. Pareho lang naman din yan eh. Yung galing dikit dito, natatapon dito at yung ibubuhos natin, di ba? Ito po, titingnan natin kung ano, kung tawag dyan, kung tataas ang apoy niyan. Ayan o, pinaliguan na natin, pero ayan, walang reaction yung kanyang ano, apoy. Tuloy-tuloy pa rin siya. Di ba po? Napaka-safe po nitong ating ano, heat conduction plate. Pero masyado nga siya, masyado mainit po siya. Ano po siya eh, heat diffuser eh, heat diffuser plate. Kaya yung init niya, kung anong init doon sa ilalim, ganun din ang init doon sa ibabaw. So ayan ah. Diba? Hindi siya pumapasok doon sa ano, sa loob. So napaganda rin itong ating ano, yan ang natin conduction nyo. Napaganda rin kahit hindi ka na mag ano, mag-upgrade ng kalan mo, nalagyan ng splash book, pwede na po yan. Sa online nasa ano lang yan eh, 260 plus ata yan eh, yung bili ko niyan. So kung nakabili na po kayo ng kala na hindi pa upgraded, wala pang splash proof, ito na lang po ang ano, gawin nyo. Bili na lang kayo ng ganito para kahit di nyo nagalawin yung inyong ano, inyong kalan. Ayan o, continuous pa rin yung kanyang apoy.
Continuous pa rin na wala tayong ginagalaw dun sa ating ano, sa ating oil, sa ating ball valve. So, yan po yung ating ano. Ganda rin ang apoy, nilok po din. Yan, kapag may ilaw, hindi masyadong kita. Ayan. Ganda rin. Yan po guys ha, yun yung ano, yung ating ano, yung ating regulated oil supply with autofill. Ito po yung, yan po yung pangalan ko dyan dito sa new innovation natin. Regulated regulated oil supply with autofill. So, yan po, hanggang ngayon no, hindi pa siya namamatay. Guys, sana napanood niyo ang video to. Sana nagkaroon kayo ng konting idea. So, guys, hanggang dito lang po ang aking video. So, next na upload ko siguro tutorial na about dito. Hindi ko na sinama dito kasi haba yung ating video. So hanggang dito lang po. So maraming salamat po sa mga nanood, sa mga napadaan dito sa channel ko, sa lahat ng subscriber ko, mga viewers ko, maraming salamat po sa inyo. And again, magandang gabi and God bless. Bye bye.